I guess. You guys, the mic. Inubos na. So ngayon guys, we will answer naman BTS questions. Yeah. Hey sis, since you are an ARMY, which is fandom name of BTS, who's your bias? No bias. Wala kaming bias guys. Before me, I have bias. For me, wala akong bias kasi I am an OT7, meaning ko is I love all of them equally. So mahal ko silang lahat, sinusuportahan ko silang lahat. Wala akong specifically love na isa lang. So, lahat sila is equally have my love and support. Si Boom, dati may bias siya. Sino? RM. Si RM. Pero ngayon, since papanood na niya lahat yung mga Run BTS, yung Indasu, Winter Pake, napapanood niya na yun guys, yung mga Bon Voyage. Parang na-amaze siya sa teamwork nila. So, ayaw na daw niya mag-bias, pero love na daw niya lahat. So, ngayon, OT7 na din si Boom. So, yun guys. This one. What's the meaning of ARMY BTS and who has the most fun in BTS? Feeling kong madaming matitrigger dito sa tanong na to guys. So, please, sa mga solo stan na makakapanood video, please don't be triggered by my answer. Let's answer Boom. What is ito? What's the meaning of ARMY BTS? Actually, ARMY guys, ARMY is the fandom name of BTS. And ARMY is actually abbreviation siya guys. Meaning niya is adorable representative MC for youth. So has the most fun in BTS. Please don't be triggered by my answer. And I don't want actually to cause any fan wars. Kasi guys, ang popularity ng BTS is depending sa country at saka sa region. Pero I think I will answer based din sa mga napapanood ko sa mga big fandom channel at saka account. Ang pinaka-popular kasi talaga guys is si V. For example, sa Brazil, they consider it as like J-Hope land kasi madaming bias doon na J-Hope. Din po sa napapanood ko ng mga fandom channel at saka account, I think ang pinaka-popular at madaming fans is si V. Kim Tae-ho. Guwapo naman kasi guys. Tsaka talented. Tsaka napaka-funny niyo. Hindi mo akalain yung ganong gwapong itsura is may pagkakalok at saka medyo, alam mo, weird. May weird personality siya, which is na nakakatawa. Next po is expensive BTS merch you bought so far. I think ang pinaka-expensive lang guys sa lahat ng mga merch. Merch nila is yung mga clothing. Oo, yung mga hoodies ko, yung mga bomber jacket, yun. How long have you been working in your current job, ate? How long na ba? Almost 9 years. Yeah, same lang guys. This one also, same lang. I wanna know if sino po ang bias niya mag-asawa sa BTS. Same lang po, nasagot na namin. You have to feel good. So ngayon guys, tapos na tayo sa mga BTS questions. Yun lang naman so far yung mga tanong sa BTS. So we will move on to personal questions, which is about me and my husband, my hubby. Are you ready? Inshallah. Inshallah means guys, it's in God's will. Let's go to the first question. How to did you meet Cici? Ako magsasagot eh. Sumagot ka naman, kumakakain ako. Nagubos mo. Bus niya na guys. Sumagot ka naman po. Para makakain ako. Hindi na. How to did you meet daw, sabi ni Cici. Of course, nag-meet kami dito sa King's South Medical City. Hindi ka siya. Because, same hospital kami na kung saan kami nagkatabaho. Sa hospital, dito na kami guys nag-meet. King's South Medical City. Dream travel destinations with your hubby. I like go to Korea. Where? Korea. Yes, Korea guys. And actually guys, Korea and Japan. Next question, girl. Next po is,
What is the most expensive bag you bought for yourself and how much it will cost? A lot. Kumuha lang siya ng ice, guys. Anyway, for my expensive bag, sasagutin ko na habang wala siya dito, guys. Expensive bag ko, guys, is, hindi ko lang sasabihin yung exact amount, pero ang pinaka-expensive bag ko is yung Marc Jacobs ko na tote bag, which is nasa Pilipinas. Kasi, wait, guys, makita niyo pili ko. Sinagot ko na habang wala. Pansin ko sa mga previous vlog mo, sis, mahilig ka sa iced coffee. Can you tell us what's your favorite coffee flavors and brand? Actually, guys, I am more a tea person than a coffee person. Bihira lang yung ano, coffee mo. Well, oo. May mga times na nagki-crave ako kasi nagpapalpudate ako. Gustong-gusto ko yung iced caramel macchiato ng... Crispy cream. Sinagot na niya, guys. Gustong-gusto ko siya. So, yun sakto ang lagi. Lang yung lasa kasi. Yun lang ang pinapabili ko sa kanya. Yung nakikita niyo sa vlog, guys, na gumagawa ako ng iced coffee. Ako lang siya na instant coffee boom, no? I just found out din kasi, guys. Meron kaming creamy white ba yun, boom, ng Nescafe. So, parang feeling ko masarap siya lagyan ng ice. So, nilagyan ko lang siya ng ice out of nowhere, guys. And I found out masarap siya, guys. You should like try it. Dinadagdagan ko lang siya ng gatas para at least hindi ganun katapang kasi nagpapalpitate niya ako pag umiinom ako ng kape. So, tapos naman, guys, yung nakikita niyo sa pagganito na nilalagyan ko ng ice is mocha caramel. Mocha caramel or caramel mocha? Yun lang. Mocha caramel siya, guys, na ganito lang din siya. Kasi ito, favorite ko to, banana milk. So, same lang ng brand niya. Ay, hindi, Rana ba yun? Same. Same lang siya, guys. Binibilhan niya ako, tapos nilalagyan ko lang siya ng yellow. So, yun. Who have the highest salary between you and your hubby? Akong tasagot o ikaw? Siya, guys. Siya. Sorry, guys. Next question. Hi, ate. What is your motto in life? Oh, thank you naman sa tanong mo. I miss the old. Pero kung hindi, feeling ko, alam mo yun, nagsumasagot ako ng, anong tawag nun? Slam book. Mm-hmm. Anyway, my motto in life, don't let fear stand in your dream. Let your priorities and goals in life serve as a road to your destination. So, basically, guys, huwag kayong matakot mag-try ng anything or huwag kayong matakot gawin kung ano man ang gusto niyo sa buhay. Kung ano man yung prioridad nyo at ano yung gusto nyo marating sa buhay, gawin nyo yun siyang instrumento para marating nyo ang inyong hinahangad. Kasi, guys, if you will let that fear comes to you or wala talaga kayong mapupuntahan. Kasi, guys, lahat naman tayo is my fears. Fears is made by God, which is for us to have that break at some point and also for us to call upon to Him. Kaya niya siguro ginawa or binigay sa atin yung fear at saka para din for us to have a guidance na huwag masyadong go lang din ng go kasi kailangan din natin ng break sometimes sa buhay. So, huwag ka matakot, mag-try, and yung takot na yon i-turn mo siya into positive. So, like for me, guys, hindi ko mararating to at hindi ko ma-achieve ang lahat ng to kung hinayaan ko yung takot na maghari. Kainin ako, sabi nga nito. So, yung takot na yun, guys, is mag-pray lang kayo kay God that He will guide you and He will show you the way, guys. I'm sure of it. So, kahit ako, guys, whenever I will do something or whenever I will start something, is I will always pray kung ito is para for me ba talaga. Like, starting off my YouTube channel, guys, actually, takot ako nun and I'm so skeptical about it. Kasi sabi ko, hindi naman ako kilalang tao. Wala naman magsusubscribe siguro sa akin. Wala naman mag-review sa akin. But look at me now, guys. I have at least maybe 700 subscribers, yeah, which I am and proud. And congrats to you. Yeah, so parang, huwag kayong matakot, guys, mag-try. Sige lang. And if you will fail,
Party yun guys ng journey. Party lahat yun ng journey. So you have to embrace everything, especially yourself. You have to embrace yourself. Hindi naman guys lahat ng naging successful is smooth sailing and no. Lahat is may pinagdaanan yan guys. Hirapan nila yan guys. So kung ano yung prioridad nyo, like family nyo, gusto nyo marating to, tas may goals kayo, mag-set kayo ng goals in life, I'm sure guys, mararating nyo kung ano yung gusto nyo. Kasi ang imposible sa taong porsige. O, di ba? May bagong coach. Nagkaroon ako ng bagong coach. So, yun lang ang ma-advise ko, especially sa mga young viewers ko, na try lang kayo ng try. Dream of something big. Limitation ang dream guys. Mag-dream lang kayo and i-achieve nyo yun na. Before you know it, nandun na kayo sa tulong ni God at sa tulong ng family ko. I achieve everything, guys. And I'm still a working in progress, guys. Next po is... next question, guys. Did you enjoy your high school life? Wow! Ako ano, sobra! Me also, I enjoyed, guys. Compare mas gusto ko ngayon high school kaysa sa college. Yeah, ako din. Yeah, compare sa elementary, high school, yes, at saka college boom, no? Never forget. Ikaw? Hindi ko talaga makalimutan high school life. Oh. Ako din guys, I enjoyed a lot. Na-enjoy ko ang high school ko to the fullest. Kaya shout out kung mayroon man akong viewers na mga classmates ko ng high school, shout out sa inyo. Na-miss ko na kayong lahat. Masaya ang high school namin, guys. Sobra. As in to the highest level. Nare-remember ko pa lahat ng mga experiences namin, lahat ng kalokohan namin. Our bonding is so great, guys, and our teamwork as well. Basta masaya ang high school ko. To compare yung college, mas maganda talaga high school. Oo. Oh. Siyempre, ang college kasi yung iba na. Wala serious ka ng... na kasi, walang ano, na, mature na yung ano, high school life kasi ng pag-aari. Yung mga rock and roll. Yeah. Next is, how did you meet your husband? I think nasagot na ni Boom. May ano lang ako, quick and... Ito ang maganda yung experience. Quick and funny story. Hindi ko siya kilala, guys. Kaso lang, nagjo-duty ako. Everyday na nagjo-duty ako. I'm always there. Kasi guys, ang ICU namin, di ba may curtain. So, every time na may gagawin ako sa patient ko at hahawiin ko na yung curtains ko, pagkahawi ko, right after na pagkahawi ko ng curtains ko, then, andun siya nakatayo. So, hindi ko alam bakit ba itong lalaking ito lagi nandyan. So, hindi ko na matiis guys. Siguro mga 1 month na ganun. Hindi ko na matiis guys. Tinanong ko siya. Sabi ko, anong problema mo? Sabi ko, may kailangan ka ba sa akin? After nun guys, ginost naman niya ako guys. For 1 month, hindi siya nagpakita sa akin. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Natakot daw siya guys. Kasi tinanong ko siya after nun. Natakot daw siya guys. So, nung isang buwan na wala siya, doon ko din siya guys hinanap-hanap. Kaya totoo yung sinasabi nila, absence meets love goes well. Yung reason kasi na lagi ko siya wag na. Nasabi ko, Verde. Wag na. Kasi mas, ano yun, detalye. Wag na guys. Next time na lang, siguro kapag gusto niya ng love story na. To be a mom. Shall. To be a father. Yeah. No! Ayaw sabihin ng totally. 6 pa lang din. 1 and 2 sabihin niya. 6 pa lang. Baka may...